katrupa, magandang buhay sa inyong lahat. So ngayon, pag-uusapan natin itong ating hinaharap sa mga mommy dyan, sa mga babae dyan, na gustong magpalaki ng kanilang hinaharap. To be honest, itong sa akin, hindi po siya ganun kalak. Isa po siyang medium. Medium lang po yan. Pero, may mga tips ako kung paano lumaki. Ako din kasi, dati malaki talaga siya. Sobrang laki niya. Lalong-lalo na yung, hindi talaga sobra-sobra. Yung buntis ka kasi natural lang yun. Joke. Pero ito totoo, kung gusto niyong lumaki ang inyong hinaharap, itong mga hinaharap sa bundok, dalawang bundok na ito, pwede natin madaan yan. Kasi ngayon, ang dami ng mga tablita na pwede nating inumin para lumaki. Pero hindi natin afford yan. At saka may mga side effects din yan. Alam ko may mga side effects yan. Kaya ako, hindi po ako gumaganon-ganon. Yung iba naman ay bumili po sila ng pills. Yung pills na Dayan. So, yun po ang ginagamit nila, Dayan. Pampalaki po yun ng hinaharap. So, mga katropa, ang akin po, pwede tayong mag-exercise. Pwede tayong mag-exercise kung paano siya palakihin. So, itong akin, hindi po siya ganun kalaki. Kasi ayoko din po ng malaki. Kasi hindi po ako makahinga. Naranasan ko po dati na yung magbabra ka, tapos hindi ka na makahinga sa sobrang sikip. Yung talagang nag-cleavage talaga siya na paipit talaga, yung naiipit na yung dalawa. So, ang hirap huminga. So, gusto ko lang yung katamtaman. Medium lang, medium. Hindi naman siya gano'ng kalaki. Normal lang siya. Hindi siya maliit. So, ganun. So, yung iba, sa gustong magpapalaki talaga, pwede rin kayong kumain. Tips ko lang, kumain kayo ng number one, papaya. Yung papaya. Napansin nyo, kasi ako dati nung nagdadalaga ako, maraming papaya yung ate ko. Ang dami niyang papaya sa kanila. Tapos, mahilig talaga ako sa papaya. Kumain ng papaya na hinog. Isaw-saw mo sa pati, suka at tuyo. Yan. Araw-araw, kinakain ko mga ganyan. Talagang takam na takam ako dyan. Pero hindi ko in-expect na pampalaki yun. Napansin ko, yung parang kumikirot yung aking dalawang bundok. Kumikirot talaga siya. Grabe ang kirot niya na yung parang, alam mo yung namutitis, yung bagong nagdadalaga. So, ganun po yung nararamdaman ko. Tapos, napansin ko, sumisikip yung damit ko. Lumalaki yung aking hinaharap. So, yun ang papaya. Yun pala sabi nga ng doktor na nung nag-ano kami, nung dun kami sa ospital, yung papaya daw, number one, pampalaki ng hinaharap. Pwede rin natin pwede tayo kumain ng mga sabaw. Yung mga sabaw-sabaw, yan. Pwede rin yan. Yung mga sabaw-sabaw, mahilig tayo sa sabaw, pampalaki din yan ang hinaharap. At pwede rin sa exercise. Pwede tayong mag-exercise yung ganun-ganon. Pwede yan. Pampalaki yan ang hinaharap. Promise. Yung ganyan-ganyan, yung may mga nag-exercise na ganyan, kahit ganyan lang, oh. Umaga, tas gabi, gaganyan ka. Yun na yun eh. Exercise na yan. Pampalaki yan. Kasi yung kagaya nating mga mama, yung tayong mga mami, tapos na tayo eh. May dumidi na sa atin. Kaya hindi na yan yung unang shape ng ating, yung original shape ng ating hinaharap. Kasi napansin ko, nung nagpapa-breastfeed ako, syempre, nung naubos na yung gatas, yung pinakain ko na ng kanin yung anak ko, yung akin ay medyo lumaylay. Talaga, natural yun sa babae, lalong-lalo na pag nagpapa-breastfeed. Pero best talaga yun, yung magpapa-breastfeed ka. Kasi, isa din yung paraan para sumeksi ka lang din. O, diba? Tapos, yun, kailangan mo siyang i-exercise. Kasi, pag pinabayaan mo yan, lalaylay yan. Kailangan mo siyang i-exercise. Yung ganun-ganun, nakakatulong yan. Kasi yung dito, nababanat yung mga muscles niya, tapos nai-exercise. Tapos yung dito, pag maligo kayo, syempre, talagang i-ano nyo dito, i-massage nyo siya ng paikot-ikot. Paikot-ikot, kahit saan pa kayo magtanong, pag maligo kayo, i-massage nyo siya ng paikot-ikot.
So, yun po. Yun po yung mga tips ko paano lumaki at paano magiging sexy. O, diba? Kasi, the way, kung malaki yung iyong hinaharap, sexy ka tignan. Lalong-lalo na pag wala kang bilbil. O, diba? Pero kahit may bilbil ka, tapos malaki yung iyong hinaharap, may dating pa rin tingnan. O, diba? Mga mamshi, so, mga mami, hindi ako mahiya mag-share sa inyo kung anong nalalaman ko. So, yun po ang nalalaman ko. Pwede kayo mag-exercise every morning, kahit mga, ano lang, mga 50 na ganun-ganun. Tapos yung ganun, pababa pataas. Ulit-ulitin nyo lang yan. Lalaki yung hinaharap nyo. Mapapansin nyo, kumikirot yan. Tapos kain din kayo ng mga papaya at yung mga sinabawan. Oo, diba? So, yan mga trupa. Maraming salamat mga mamshi. So, mga mami, kung may tanong pa kayo, pwede kayo mag-message sa akin dito. Mag-comment lang or doon sa aking messenger. Maraming salamat. Thank you and God bless.